Nandito na kami ngayon sa mansion ni Mr. Nelson. Dito lang naman gaganapin ang kasal ni Reg and Charmaine, sa mga oras na to kumikilos na sila uli para iligtas ni Aloja. Sa wakas ay matatapos na ang problemang ito. Ilang sandali pa ay dumating na si Darius. Mukhang wala siyang kaalam-alam na ang kasal na taang tatapos sa kanila ni Charmaine. Nandito na pala ang groom. Wika ni Reg nang makita nito si Darius. Biglang nag-iba ang emotion ni Darius. What are you talking, Reg? Masyado ka talagang mapagbiro, bro. Wika pa ni Darius at niluwagan nito ang necktie na suot niya. Tumigil ka na, Darius, tapos na ang kasamaan mo. Wika ni Mr. Nelson na nakaupo sa wheelchair. Ano ba tong pinagsasabi nyo, hindi ba't nandito tayo para ipagdiwang ang kasal ni Charmaine and Reg? Wika nito habang pilit na umingiti. Mr. Darius, may warrant of arrest kami sayo sa kasong pag-kidnap sa anak ni Mr. Nelson Crimson na si Aloja Peralta. Wika ng pulis na kanina pang naghihintay kay Darius. Teka, anong pinagsasabi nyo? Hindi si Aloja ang anak ni Tito Nelson. At wala akong kinikidnap, sigaw ni Darius. Napailing na lang ako dahil huling-huli na siya, pero nagagawa niya pa ring mag-deny. Sa bagay, sino bang may kasalanan na aamin, di ba? Tigilan mo na to, Darius, alam na namin ang katotohanan, at sa mga oras na tanil iligtas na nila si Aloja. Kaya Darius, sumuko ka na sa mga pulis. Kalmadong wika ni Reg. Hindi, wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Sigaw ni Darius. Umamin ka na, Darius, alam na nila ang katotohanan, umiyak na wika ni Charmaine. Nakita kong nanlaki ang mata ni Darius nang makita si Charmaine na nakaposas. Sinabi na sa amin ni Charmaine ang lahat, Darius, kaya wala ka ng lusot. Wika pa ni Reg. Nagsisinungaling ang babaeng yan, maniwala ka, Tito Nelson, hindi ko magagawa ang mga pinaparatang nila sakin. Pagmamakaawang wika ni Darius. Tama na, Darius, alang-alang sa baby natin. Umiiyak na wika ni Charmaine. Manahimik ka, hindi ako ang ama ng batang dinadala mo kundi si Reg. Huwag kang ang magsinungaling, Charmaine. Sigaw ni Darius dito. Agad namang umiling-iling si Charmaine habang umiiyak. Napakasama mo talaga, Darius. Agad kaming napalingon kay Farrah. Isa pa tong si Farrah, napakatigas ng ulo. Sinabihan na namin na huwag siyang pupunta dito, dahil baka mapahamak sila ng baby niya. Farrah, nauutol na tawag ni Darius dito. Tama na, Darius, sumuko ka na sa mga pulis, alang-alang sa mga magiging anak mo. Umiiyak na wika ni Farrah. Agad ko itong nilapitan para pakalmin. Sorry, Farrah, pero ginagawa ko ta para sa kinabukasan ng mga anak ko. Kaya pasensya na, wika ni Darius at agad na may kinuha sa tagiliran nito. Isang armas at tinutok nito kay Farrah. Ibaba mo yan, Darius, at sumuko ka na, sigaw ni Reg dito. Sobra akong nasusuklam sa'yo, Reg. Bakit kahit anong gawin ko hindi kita malampasan? Sigaw nito kay Reg. Hindi ko alam na may sama siya ng loob kay Reg. Lahat ng gusto ko na pupunta sa'yo, simula pa lang nung college tayo. Yung babaeng kinukwento ko sa'yo na nagugustuhan ko, si Zenith yun. Pero nagbago ang lahat nung nalaman ko na may nagugustuhan ka na din, at si Zenith din yun. Pinagwalang bahala ko na lang ang nararamdaman ko kay Zenith, at hindi sinabi sa inyo ni Oli na si Zenith ang babaeng gusto kong ligawan. Hanggang sa pinakilala mo siya samin. Nagpanggap ako na hindi ko siya kilala alang-alang sa'yo. Nagpaubaya ako dahil best friend kita, at ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin. Sigaw ni Darius na ikinagulat namin ni Reg. Wala akong alam na may gusto sakin si Darius. Dahil naging close lang naman kami nito, nung naging kami na ni Reg. Noong palagi ko na silang nakakasama. Pinagbibigyan kita sa lahat, si Aloja na inalagaan ko ng ilang buwan. Isang beses pa lang kitang sinama sa club noon, ikaw agad ang nagustuhan niya. Lahat na lang na sayo na, muling sigaw nito kay Reg. Sorry, Darius, sana sinabi mo sakin noon pa ang mga hinanakit mo sakin. Mauunawaan naman kita, kaibigan mo ako at hindi ka away. Hindi mo ako kakompetensya, Darius. Paliwanag ni Reg dito. Pinakilala kita kay Tito Nelson, pero mas pinagkakatiwalaan ka pa nga kesa sakin. Muling wika nito, at tiningnan ng masama si Mr. Crimson. Mali ka nang iniisip, Darius, dahil parang totoong anak na ang turing ko sa'yo. Sagot ni Mr. Nelson.
Manahimik ka, tanda, dahil kahit kailan ay hindi ko naramdaman yun sa'yo. Puro na lang paghahanap sa anak mo ang inaatupag mo, at hindi mo nakikita ang mga effort ko, kaya naisip ko na pagpanggapan si Charmaine na anak mo, para matapos na ang paghahanap mo. Nakangising wika ni Darius. Napahawak naman si Mr. Nelson sa dibdib nito. Tama na, Darius, masyado nang malaki ang damage na ginawa mo. Sumuko ka na lang sa mga pulis para matapos na ta. Pagmamakaawa ni Reg dito. Hindi, Reg, hindi ako susuko. Akin lang si Aloja, akin lang. Wika ni Darius na parang nasisiraan ng ulo. Nakakalimutan niya na ba na pinsan niya si Aloja? Hindi pa rin ba siya naniniwala na si Aloja ang nawawalang anak ni Tito Nelson? Pinsan mo siya, Darius, nahihibang ka na ba? Muling sigaw ni Reg dito. Nagsisinungaling lang kayo sakin, dahil lahat ng gusto ko ay inaagaw mo. Akin lang si Aloja. Sigaw nito at hinela si Ferris sa braso, at tinutukan ng armas. Darius, tama na. Ako na lang ang i-hostage mo, wag na si Ferris. Sigaw ko dito, pero napaatras ako nang bigla nitong itututok ang armas sakin. Tapos na ako sa'yo, Zenith, huwag kang makialam dito. Sigaw nito at paatras na humakbang. Huwag kayong susunod sakin, dahil hindi ako magdadalawang isip na saktan ang babaeng ito. Pagbabanta ni Darius. Mukhang wala na talaga siya sa tamang katinuan. Lahat ng mga pulis ay mas naging alerto sa paggalaw ni Darius. Hayaan nyo na muna si Darius, dahil baka masaktan si Fera. Wika ni Reg. Hinayaan na nga nila na makaalis si Darius kasama si Fera. Sa pag-alis nila ay agad na kumilos ang mga pulis para sundan Darius. Ilang sandali pa ay nagring ang phone ni Reg. Lahat kami ay nakatingin dito at naghihintay ng balita. Si Oli na ba yan? Kamusta ang anak ko? Pag-aalalang tanong ni Mr. Nelson. Nakuha na po nila si Aloja, nasa hospital sila ngayon. Wika ni Reg at huminga ito ng malalim. Isa na lang ang problema natin, si Fera. Wika ko. Huwag kayong mag-alala kay Fera. Kilala ko si Darius, hindi niya sasaktan si Fera dahil mahal na mahal niya ang baby niya. Wika ni Charmaine, kaya napatingin kami dito. Gaano ka kasigurado dyan, Charmaine? Nakita mo naman kanina, diba? Mukhang nababaliw na si Darius. Inis na wika ko dito. Yun lang ang masisigurado ko sa inyo, hindi mapapahamak si Fera at ang baby niya. Muling wika nito at sumama na sa mga pulis. Fera POV. Parehas kaming tahimik ni Darius sa loob ng sasakyan niya. Nakahawak lang ako sa tiyan ko, habang patuloy sa pagbagsak ng luha ko. Nakita ko sa side mirror na may sumusunod sa amin. Darius, tawag ko dito, ngunit abala ito kung paano ililigaw ang mga pulis na sumusunod sa amin. Sumuko ka na sa mga pulis, alang-alang sa amin ng baby mo. Wika ko dito, kaya tila kumalma ito. Nilingon ako nito na parabang bumalik siya sa katinuan niya. Hinawakan ko yung kanang kamay niya habang nakahawak sa manibela ng sasakyan. Magsimula ulit tayo, ayokong mawalan ng ama ang anak ko. Seryosong wika ko dito. Pinag-isipan ko ito ng mabuti, simula nang malaman namin ang kalokohang pinaggagawa ni Darius. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, at mas nalinawan ako nung narinig ko ang mga hinanakit niya kay Reg, at Tito Nelson niya. Alam kong kulang lang sa pagmamahal si Darius, at gusto kong mawala lahat ng insecure sa katawan niya. Gusto kong baguhin siya, gusto kong maging buong pamilya kami, kahit ganito ang simula namin. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Fera? Nauutol na wika nito. Magsimula tayo, Darius, kalimutan natin ang lahat ng ito. Magpakasal tayo at magsimula ulit. Wika ko dito habang nakatingin sa mga mata niya. Baliw ka na ba, Fera? Criminal ako at gusto mo pa talagang magpakasal sakin, nahihibang ka na talaga. Natatawa pang wika nito. Mas baliw ka kung tatangihan mo ako. Pag-isipan mo tong mabuti, Darius, dahil minsan lang ako maging baliw. Inis na wika ko dito, kaya tila mas naliwanagan ito. Seryoso ka ba talaga sa mga sinasabi mo, Fera? Inis na tanong nito. Bahala ka na nga, Darius, ayoko nang paulit-ulit. Nakaka-stress ka na. Inis na sabi ko dito, at bigla na lang nito hininto ang sasakyan. Pinalibutan kami ng mga pulis, at agad na bumaba si Darius. Nang laki ang mata ko nang bigla na lang ito sumuko sa mga pulis. Lumabas ako ng sasakyan,
at kitang-kita ko kung paano ito pinusasa ng mga pulis. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Ibig sabihin ginagawa niya ito dahil sa mga sinabi ko. Ginagawa niya ito para sa amin ng baby niya. Bigla na lang tumulo ang luha ko, at ngumiti din dito. Mrs. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba? Tanong ng isang pulis na lumapit sa akin. Hindi, please sir, huwag niyo pong sasaktan si Darius, magpapakasal pa kami ng lalaking yan. Wika ko kay manong pulis. Napangiti na lang ito at napakamot sa ulo. Maayos din to Darius, magtiwala ka lang. Wika ko dito bago siya isakay sa police car. Hindi pa tapos ang lahat, may pag-asa ka pa Darius. Nadala ka lang ng galit at inggit, ipapangako ko sa'yo na tutulungan kitang bumangon at itama ang lahat. Napangiti ako at napahawak sa tiyan ko. Magiging maayos ang lahat baby, magiging mabuting ama ang daddy mo, pangako ko yan sa'yo. Wika ko dito at sumakay na sa kotse ni Darius, kasama ang dalawang polis pabalik ng mansion. Aloja POV, nandito ako ngayon sa hospital, at tanging si Veronica lang ang kasama ko. Siya pala ang fiancé ni Olive. After nila akong iligtas sa kamay ni Darius dito nila ako diniretso sa hospital dahil, nawalan daw ako ng malay. Kailangan ko daw magpalakas, dahil sobrang hina ng pangangatawan ko. Veronica, thank you. Nakangiting wika ko dito, habang nagbabalat ito ng mansanas. Wala yun, gusto ko lang tumulong para matapos na ang problemang ta. Alam mo Aloja, naiinggit ako sa'yo. Nakangiting wika nito, habang patuloy sa pagbabalat. Bakit naman? Pagtatakang tanong ko dito, at dahan-dahang umupo, at sumandal sa headboard ng kama. Kasi sobrang special mo sa pamilya ni Olive. Wika nito na nakangiti, pero baka sa mukha nito ang kalungkutan. Paano mo naman nasabi yun Veronica? Hindi mo ba alam kung gaano kakagusto ng parents ni Olive? Ginagawa nila ang lahat para mapapayag si Olive na may kasal sa'yo. Paliwanag ko dito. Oo, pero nakita ko kung paano nag-alala sa'yo ng bongga si Tita Olivia. Sorry if I feel this way, wala naman talaga akong dapat ipagselos sa'yo, dahil sinabi na sa'kin lahat ni Olive at best friend ka lang talaga niya. Naiinis nga ako sa sarili ko bigla na lang akong na-insecure. Wika nito at napabuntong hininga pa. Tumayo ako sa higaan at lumapit dito. Thank you Veronica, ingatan mong mabuti ang best friend kong si Olive. Wika ko at niyakap ito. Mukhang nagulat ito sa ginawa ko, pero naramdaman ko din ang pag-backhug nito sa'kin. Naku tama na nga ang dramahan nating dalawa. Mahiga ka nga para mabilis mong mabawi ang nawalang lakas mo. O ito kainin mo ta habang hinihintay natin si Olive. Wika nito at agad na pinunasan ang namuong luha sa kanyang mata, at inabot sa'kin ang mansanas na binalatan niya. Kamusta kaya ang naging kasal ni Reg and Charmaine? Gusto ko sanang itanong kay Veronica ang tungkol dito, kaso inabot naman ako ng hiya. Nga pala Aloja, kapag na-discharge ka na, pwede ka na ulit bumalik sa trabaho mo bilang personal nurse ni Mr. Crimson. Wika ni Veronica habang nagtatype sa cellphone niya. Oo, nakakahiya nga kay Sir Nelson, dahil bigla na lang akong nawala. Nakangiting wika ko dito. Actually si Sir Nelson ang isa sa mga tumulong sa'yo para mailigtas ka. Wika nito na ikinagulat ko. Si Darius, nahuli ba siya? Nauutol na tanong ko. Oo, sumuko daw sa mga pulis matapos nitong i-hostage si Farah. Ano, nagawa niyang i-hostage si Farah? Napakasama niya talaga, paano kung may nangyari kay Farah, dinadala nun ang magiging baby nila. Inis na wika ko dito. Mas napabuti nga nung si Farah ang hinostage niya dahil mukhang nagising si Darius sa kabaliwan niya. Nakangiting wika nito sabay kindat sa'kin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. Nga pala Aloja, may importante kang dapat malaman. Wala akong karapatan na sabihin sa'yo ta, pero excited na kasi ako. Wika nito na parabang bata na kinikilig. Ano yun? Bigla tuloy akong kinabahan. Sagot ko dito. Hindi natuloy ang kasal ni Reg and Charmaine. Nakangiting wika nito, sa sobrang saya ko, ay tumulo na lang ang luha ko. Totoo ba yan Veronica? Pero bakit? Agad na tanong ko. Nagkibat balikat naman ito, at nagpatuloy ulit sa pagkalikot sa phone niya. Pangbihira naman itong si Veronica, magre-report sa akin kulang-kulang pa.
Agad na tumayo si Veronica para tingnan kung sino ito. Tuloy po kayo, wika ni Veronica sa mga ito. Alodja. Agad akong napalingon sa mga pumasok sa kwarto. Tita Gwen, naiiyak na tawag ko dito, at sinalubong ako ng mahigpit na yakap. Tita, muling wika ko kasabay ng pagbuhos ng luha ko. Sobrang pinag-alala mo kaming bata ka. Umiiyak na wika nito, bago kumalas sa pagkakayakap sakin. Kasama din nito si Tita Lorraine, at ang papa ni Reg na si Tito Ramos. Masaya kaming ligtas ka na iha, wika ni Tito Ramos. Naging madrama ang muli naming pagkikita nila Tita Gwen. After nilang bumisita sakin ay umuwi na rin ang mga ito. Bumisita na sakin sila tita, pero bakit si Reg hindi man lang ako binibisita? Ayaw niya na ba talaga sakin? Agad akong napatingin sa pinto. Sana ay si Reg na ito. Tuloy, wika ni Veronica. Napabangon ako ng kama nang makita kung sino ito. Riley, gulat na tawag ko dito. Best, naiiyak na tawag nito sakin, at agad akong niyakap. Napansin kong malaki na ang tiyan nito. Sobra mo kung pinag-alala. Mabuti na lang at ligtas ka na. Wika nito habang hinihimas ang mukha ko. Ngayon ko na-realize na may halaga pa pala ang mabuhay, dahil marami akong taong may iwan, at malulungkot pag nawala ako. Hindi pa talaga ako pwedeng mawala sa mundong ito, magninang pa pala ako. Pagbibiro ko dito. Sira ka talaga, hindi ka pa talaga pwedeng mawala, dahil maraming malulungkot at iiyak. Wika nito at tumulo na ang kanyang luha. Best miss na miss kita. Wika ni Riley at muling niyakap ako. Na-miss din kita best, mabuti na lang at nandito ka na. May karamay na ako palagi. Wika ko dito. Si Riley lang naman ang kaysa isa kong kaibigan, na parabang kapatid na talaga ng turingan namin sa isa't isa. Ilang oras din itong nanatili sa hospital, hinatid naman ito ni Veronica sa labas, kaya naiwan akong mag-isa sa kwarto. Nasaan ka na Reg, bakit hindi mo man lang ako mabisita? Talaga bang hindi mo na ako mahal? Hindi na ba ako importante sa'yo? Naiiyak na wika ko. Agad kong pinunasan ang luha ko. Sumilip sa pinto ang nakangiting si Olive. Gising ka na pala, wika nito habang may dalang roses. Para ba yan sakin? Nakangiting tanong ko, hindi no, para te kay Veronica. Agad na sagot niya sakin, kaya sinimangutan ko ta. Wala si Veronica dito, hinatid yung kaibigan ko sa baba. Inis na sagot ko dito. Nagtampo naman agad ta, para sa'yo talaga ta. Wika nito at inabot sakin ang bouquet of roses na dala niya. Agad naman akong napangiti, sa totoo lang ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong bulaklak sa buong buhay ko. Pinapabigay yan ni Reg, hindi kasi siya makapunta dahil inaasikaso niya si Charmaine. Wika nito kaya automatic na nabitawan ko yung bouquet sa kama ko. Mas malinaw na sakin ang katotohanan, na si Charmaine na ang priority niya. Ano pa nga bang inaasahan ko, siya ang ama ng dinadala ni Charmaine. Hindi nga natuloy ang kasal, pero hindi pa rin mawawala ang katotohanan siya ang ama ng bata. Sorry Alodja, wala akong magagawa sa sitwasyon ni Reg. Kailangan niyang piliin ang mag-ina niya over you. Wika ni Olive kaya mas lalong tumulo ang luha ko. Alam ko naman yun Olive. Naiinis lang ako sa sarili ko dahil hindi maunawaan ng puso ko ang sitwasyon ni Reg. Ang sakit lang kasi talaga na yung taong kauna-unahang minahal mo ng ganito ay mapupunta sa iba. Para bang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Wika ko habang pilit na pinapatigil ang pag-agos ng luha ko. Naupo si Olive sa gilid ng kama, at hinawakan ang kanang kamay ko. Siguro hindi lang talaga si Reg ang nakatadhana para sa'yo. Siguro isa lang siya sa mga magagandang alaalang tatatak dyan sa puso mo. Isang lesson sa buhay mo, at darating ang araw na may darating na mas better sa kanya, at mapapalitan lahat ng alaala ni Reg dyan sa isip mo. Mapapalitan din si Reg dyan sa puso mo. At pag dumating yung araw na yon, malaya ka na. Nakangiting wika ni Olive, kaya mas lalo akong napahagulhol ng iyak. Tumayo si Olive ay niyakap ako. Tinapik-tapik pa nito ang likod ko. Ahem, nagseselos na ako. Agad na humiwalay si Olive sa pagkakayakap namin, at tiningnan ang babaeng nasa pinto. Pangiti-ngiti naman si Veronica na lumapit sa amin. Sira ulo na talaga. Sabay batok kay Olive. Ano na namang ginawa kong mali?
Pagtataka nito habang pakamot-kamot sa ulo niya. Alam mong hindi pwedeng ma-stress si Aloja dahil nagpapa-recover pa yan, tapos pinapaiyak mo naman. Singhal ni Veron dito. Napangiti naman ako sa inasal nito. Akala ko talaga ay nagseselos ito. Sorry na fiancé ko, pinapalakas ko lang ang loob ni best friend. Kailangan niya tayo sa ganitong sitwasyon dahil sa pinagdadaanan ng puso niya. Paliwanag ni Olive at umayos na ito ng upo sa silya niya. Tigil-tigilan niyo na ang kadrimahang ta, Reg, pumasok ka na nga dito. Inis na wika ni Veronica. Veronica naman, panira ka talaga. Inis na wika ni Olive. Pangiti-ngiti naman si Veronica. Sana lang ay totoo ang sinasabi ni Veronica. Sana lang talaga ay nasa labas si Reg. Ni hindi kumukurap ang mata ko. Dahil nasa pinto lang ang atensyon ko. Hinihintay ko ang pagpasok ni Reg. Parang tatalo na ang puso ko sa kaba nang bigla itong bumukas. Pumasok sa pinto si Charmaine. Agad na naglaho ang excitement sa puso ko at napalitan ng kalungkutan. Ito na yung katotohanan, nandito ba siya, para ipamukas sa akin na nasa kanya na ang lalaking mahal ko. Ilang sandali pa ay pumasok na din ang hinihintay ko, si Reg. Wala na, talagang sabog na ang puso ko. Magkasama pa silang pumunta dito, para ipamukas sa akin ang katotohanan wala na talaga kami. Parang gusto ko na lang bumalik, kung saan ako dinala ni Darius. Mas masakit pala pag nasa harapan mo na yung katotohanan.